experience ko, paano ako natulungan ng pag-martial arts, paano ako na-motivate, paano pumayos yung buhay ko. Siguro lahat ng dahilan o katanungan why, bakit ko ginagawa ito. Kasi ito talaga ang umayos ng buhay ko na kung saan hindi naman ako pinanganak na mayaman, hindi naman ako pinanganak na nakapag-aral sa mamamahaling eskwelahan. Ako si Rey Yap, 56 years old. Born July 13, 1962. Ako ang founder ng Yaw-Yan Buhawi, head coach. Unfortunately, hindi ako lumaki ng isang pamilya, sa isang pamilya na buo ang tatay at nanay, may mga kapatid. Ang Yaw-Yan ay nagsimula ito sa binuo ng aming grandmaster na si Napoleon Fernandez. Isa siyang martial artist na galing sa iba-ibang discipline. At pinag-aralan niyang mabuti ito, galing din siya sa weapon, mga arnis. Nung buuin niya ito, pinangalanan niya na Yaw-Yan, na nanggaling ito sa salitang sayaw ng kamatayan. Yung two last syllable ng sayaw at kamatayan. Ang Yaw-Yan, nung binuo niya ito, ang kaibahan niya sa ibang mga martial arts, katulad ng kickboxing, mas marami siyang klase ng sipa. Yung panahon na ako'y nasa Yaw-Yan, ang sipa na binuo niya is 42 lang. At dumami na nga ito ng dumami habang lumilipas ang panahon. Motivation ko sa pag-Yaw-Yan is, una, yung ma-motivate ako na ma-motivate ko yung estudyante ko. Kasi motivation sa akin ng mga instructors ko, enough na eh. So parang gusto ko lang itong ipasa yung hirap nila, mga instructors ko dati, kung paano nila ako minotivate pag-training, sa paglaban. Ito ngayon yung gusto kong ipasa sa mga estudyante ko ngayon na nagtsatsaga akong paliwanagan, na sa ngayon, ito kailangan ninyo, kung hindi naman kayo nag-aaral, nagtatrabaho, ito ang ginagawa ninyo, magagamit ninyo ito na tools ninyo to make a living. Pwede din yung plan A ito o plan B ninyo kung hindi man kayo makakuha ng normal na trabaho. Pwede nyo itong pagkakitaan balang araw na kung saan magturo kayo or habang malakas kayo, lumaban kayo and you can make money out of it. Pero talagang main motivation ko sa kanila is paano talaga sila matapang na humarap sa buhay. I deliver my best. Pag nakikita ko yung estudyante ko na gumagaling, gumaganda ang sipa, gumaganda ang sunto, to me that is more than money, no? The best moment para sa akin yung nakikita ko silang nag-i-improve, lalong-lalo na sa attitude nila, nagiging mapagkumbaba, maunawain at mapagmahal. Ang talagang trabaho ko rito, masiguro ko na ang lahat ng estudyante ko ay matuto. So, isa rin yung sa mga trabaho ko kasi kailangan na maintindihan nila na ang pagma-martial arts ay hindi lang patungkol sa physical na bagay at sa pakikidigma o pakikipagtunggali. Kailangan ang pagma-martial arts, magamit nila ito sa kung paano sila harap sa buhay. Alam niyo naman na ang buhay natin hindi madali, no? Ang pagma-martial arts makakatulong sa'yo kung paano ka magiging matibay, humarap sa mga suliranin, sa mga gawain na hindi ka basta-basta sumusuko. Meron nga akong isang estudyante na kung saan na naging active for 3 years, 3 taon, tapos 3 taon din siyang nawala. E nawala pa sa akin, biglang nagpakita sa akin at makapag-abroad siya. At sinabi ko sa akin na sir, pasensya na, hindi ako nakapagpaalam na ako'y umalis. Ang bilis ng 3 taon. Pero sir, I'm proud to say na yung 3 taon na yan, nagamit ko ang pagyayaw-yan ko. So, anong paraan? Nanakit ka doon? Hindi sir, yung tibay ng katawan, loob, physical, mental,
yung tumanggap na ng sipa at suntok, yung salubungin ko yung bakit ninyo. Wala nang mas mabigat pa doon kaysa sa trabaho ang dinanas ko. Kaya lahat yung napagdaanan ko, napagpasensyaan ko, nalampasan ko. And sir, now I'm proud to say na meron na akong bahay at lupa sa tatlong taong buong paghahanap na ngayon. Yan ay dahil sa pag-martial arts ko dito sa Yaw-Yan. At sabihin niya yun, talagang naramdaman ko yung achievement ko na maranasan din ito ng iba kong estudyante. The bigger why talaga kung bakit ko ginagawa ito, it's for the community, for the church, and for the country. Ang pinaka-ultimate achievement ko is makapagpa-champion ako para sa bansa natin. And another is, sa ngayon, yung sa community, nagagawa ko na kasi meron akong mga tinatanggap na estudyante ditong walang kayang pambayad. So, nakakapag-training sila ng libre. At for the church is lahat ng estudyante ko na sinisiguro ko kasama dito, maliban sa pagtuturo ng martial arts, is yung kilalanin nila ang Diyos. Kaya ang pinaka-bigger why talaga bakit I'm doing this is for my community, for the church, and for the country.